Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa sa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahin ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na patulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Belzebul, ano sa kanila ay anemurain ang kanyang mga kasambahay? Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Huwag kayong walang natatago na di malalantad o nalilihim na di nabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay iyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay sa katawan, ngunit nakapapatay ng kaluluwa. Hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay sa kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 21 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng maraming tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Si Jesus po sa ating ebanghelyo ay iniimbitahan po tayo na ang mabuting balita niya ay ipahayag sa lahat. Ibahagi ang kanyang mabuting balita. At hindi ba yan naman ang misyon ng bawat Kristiyano? Na ang mabuting balita ni Kristo na ating narinig at napagnilayan ay ibahagi sa iba. Pero alam din ni Jesus na hindi madali ang pagpapahayag ng mabuting balita. Kaugnay po ng ebanghelyo ho natin kahapon, sinasabi ho ni Jesus, nauusigin kayo, ipapakulong kayo. Pero sabi ni Jesus, kung anong sasabihin ninyo, huwag niyong isipin. Kasi ang Espiritu ang magbibigay sa inyo ng inyong sasabihin at pagpapatotoo sa harap ng maraming tao. Kaya sa ebanghelyo din natin ngayon, binibigyan din ni Jesus ng pag-asa ang kanyang mga alagad na hindi lahat tatanggap ng mabuting balita. May iba pa nga ho, pag binastos ang pananampalataya, i-justify pa ang mali. No? Mas mahirap naman yon. Mali ka na nga, ginastify mo pa. E di mali pa rin. Sabi ni Jesus, hindi lahat makakaunawa sa inyo, sa inyong pananampalataya. Ibababa kayo sa inyong pananampalataya at nanaisin ng iba na huwag magsalita. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Walang natatago na di nalalantad o nalilihim na di mabubunyag.
Kahit gawin man ng ibang tao na ang mabuting balita ay manahimik, kahit gawin man ng ibang tao na ang pagpapahayag kay Kristo ay tumigil, sabi ni Kristo, hindi mangyayari yan. Laging may pagkakataon na ang mabuting balita ay patuloy na maipapahayag. At sino magpapahayag ng mabuting balita? Tayong lahat ho. Bilang Kristiyano, ang pananampalataya natin ay binabahagi at ang mabuting balita ni Kristo ay binabahagi natin sa iba. Ang mabuting balita na pinag-uusapan sa mga maliliit na pagkakaibigan, sana mag-level up na rin tayo para ipahayag ang kanyang kabutihan. Kaya ang imbitasyon sa atin bilang Kristiyano ay mag-level up na tayo. Hindi lang tayo tagakinig ng mabuting balita. Hindi lang tayo nagdadasal lamang at nagsisimba. Pero mula sa pagsisimba natin, mula sa pagdarasal, pagnonobena, nagle-level up na tayo na ang mabuting balita na ngayon ay ibinabahagi na ho natin sa iba. Yumayakap na tayo sa misyon na inaatas sa atin ni Kristo. Ang santo pong pinagdiriwang ho natin ngayon, si San Buenaventura, ginamit ang pagkakataon na ipahayag ang mabuting balita ni Kristo sa pamamagitan ng pagtuturo. Siya po ay isang guro. Siya po ay guro ng mga hari, ng mga matatalino, at kaibigan po siya ni St. Thomas Aquinas, o yung patron ho ng UST. O, magkaibigan po sila. At sa totoo nga ho, si San Buenaventura din po ay nag-aral kay Santo Tomas, hindi ho UST, yung tao ho mismo, si Santo ha. Siya po ay nakinig kay Santo Tomas at naging dalubhasa. At ginamit niya yung pagiging dalubhasa niya sa karunungan para ipahayag ang mabuting balita ni Kristo. Kaya magandang imbitasyon din sa atin ng ating ebanghelyo, ng ating santo ho ngayon, na gamitin natin ang bawat pagkakataon, kung asan man tayo, kung ano man ang araw-araw nating gawain, na huwag maging secret ang mabuting balita kung hindi ipahayag natin ito sa lahat. Sa lahat ng ating nakakadaupang palad, lalong-lalo na ho sa ating pamilya. Ibahagi natin ang mabuting balita ni Kristo, huwag nating ikahiya ito. Amen.